Magandang araw, Pilipinas. Isang panibagong sama ng panahon ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang latest. Lumakas ang northeast monsoon o ang amihan at dominante na sa buong Luzon, habang ang extension o trough naman ng isang low pressure area sa labas ng bansa ay nakakaapekto sa Eastern Visayas. Ayon kay PAGASA weather forecaster Meno Mendoza, mababa naman ang chance na lumakas sa pagiging bagyo ang LPA pero posible pa rin ang mga pag-ulan dulot nito. Sa mga susunod na oras, ang Cagayan Valley region, Cordillera at mga probinsya ng Aurora at Quezon makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan. Posible naman ang pagbaha o kaya ay pagguho ng lupa sa Bicol region at Eastern Visayas. Inaasahan kasi ang maulap na kalangitan at tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng LPA. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kasama na ang Metro Manila, bahagyaga sa maulap ang kalangitan sa maghapon. Maaliwalas ang lagay ng panahon maliban na lamang sa tsansa ng isolated rains. Para sa natitirang bahagi ng ating bansa, pangkalahatang maaliwalas na lagay ng panahon ang mararanasan. Magdala pa rin ang payong dahil posible ang localized thunderstorms. At para kumpleto na ang taya ng ating panahon, alamin natin ang inaasahang agot ng temperatura para sa mga pilinglungsod ng ating bansa. Sa Kabanatuan Nueva Ecija, ang temperatura ay nasa pagitan ng 22 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Calapan, Dumaguete at Rojas, inaasahang magpapakita rin si Haring Araw. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, kaakibat ng mga pag-ulan, ang temperatura ang nasa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Catbalogan at Surigao, maulang panahon ang naghihintay. Ang temperatura ay maglalaro lamang between 22 and 29 degrees Celsius. Sa General Santos, Tagbilaran at Dipolog, maaliwalas na lagay na panahon ang iiral sa maghapon. Magdala ng inuming tubig, aabot kasi ang temperatura ng 33 degrees Celsius. Yan muna ang latest mula rito sa PAGASA Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si DZRH News. Magandang araw sa inyong lahat.